Hindi! Tama na! Tika! Huwag mo akong patayin! Madali naman akong kausap eh! Nico, kung mabigat naman yung mga problema mo sa trabaho, baka... baka pwede natin i-adjust yung wedding. Huwag, huwag! Maiintindihan ko. Maiintindihan ko talaga. Lintik lang ang walang ganti, senyor. Ilalaglag ko kayong lahat sa buong Pilipinas. Sasabihin ko kina Mayor Alfonso at Chief Ricarte ang lahat ng tungkol sa Golden Scorpion. Hindi pa rin ginakalawa. Wala kang tinirang humihinga. Ano ginagawa niyo dito, Senyor? May pagagawa ko. Malaki ibabayad ko sa'yo. Alam mo naman na hindi naman pera yung habol ko talaga. Ang gusto ko, makita yung anak ko. Isang beses sa isang taon ko lang nakikita yung anak ko dahil tinatago niyo. Dahil yon ang nasa kontrata. At hindi mo makukuha ang anak hanggat hindi natatapos ang kontrata. Pero kapag nagawa mo ang ibibigay ko sa iyo, trabaho, tatapusin ko ng maaga ang kontrata. Nakakaalis ka na sa Golden Scorpio. At makukuha mo na, anak. Ano ba gagawin niyo? Patayin mo si Mona. Patayin mo si Black Rider. Para sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Pwede pakita niyo. Ito to. Yes po, opo, opo, opo. Gagawin natin po yung operation po. Wala pong problema sa atin. Hindi naman ako mahirap kausapin. Sige, sige. Dali mo na lang sa emergency room. Sige, okay, okay po. Sige, sige. Huwag mo kalilimutan. Dali mo rin yung ID niya tsaka yung niya. PhilHealth po. Dok! Ito ko yung wallet nyo, nalaglag eh. Naku, thank you. Nandito pa naman yung mga credit card ko at mga government IDs ko. Dok, sa susunod doon, mag-iingat kayo ah. Marami pong galang bituka po dito eh. Buti na paka-honest mo. Anong pangalan mo? Pretty po. Thank you, Pretty ha. Ako nga pala si Dr. Wilford Bernardo. Hello po, Dok. Ay, teka.
Kung kailangan mo ako, tawagan mo ako sa number ko. Tutulungan kita. Bibihira mga taong mapagkakatiwalaan tulad mo. Salamat po, Doc. Walang problema. Ano na po. Ingat po kayo, Doc. Inaamin ko na malaking tulong ang magagawa ng pagtayo nyo ng kondominium dito sa aming syudad. Of course, kailangan ko rin isipin ang kapakanan ng ibang mamamayan dito. Gaya yung mga nakatira sa Sitio Duran. Paano naman sila? Pero illegal ang pagtira nila doon sa lupang pagmamayari ng kumpanya namin. Alam ko. Kaya nga, makikusap sana ako sa inyo na hingi sana akong palugit. Inaayos ko naman yung paglipat nila eh, para mabakante ka agad ang lote ninyo. Gaano katagal? Six to eight months? Hindi kami pwedeng maghintay ng ganong katagal, Mayor. Kawawa naman ang mga investors namin. Kawawa rin ang mga taga-Sitio Duran kapag pinalayas natin sila ng ganong-ganon lang. Yung mga investor ninyo, lumalangoy sa pera yan. 6 to 8 months. Take it or leave it. This is impossible, Mayor. Hindi po ito pwede. Halika na, Clint. Let's go. Mayor. Ah. Pwede ba tayo mag-usap? Sure. Bakit akong gusto mong makausap ng nahuli ninyo? Bakit hindi ikaw o si General Policarpio? Sa inyo lang siya nagtitiwala, Mayor. Anong ibig sabihin? Pag nag-usap kami, sisiwalat niya lahat. Yung mga alam niya o yung mga kasama niya. Posible. Depende po yan sa usapan ninyo. Pero huwag po kayo mag-alala. Ako mismo mag-escort sa inyo para sa kaligtasan nyo. Kaya ba ina-advise mo sa akin na huwag ka muna isa publiko yung nangyaring pagsugod sa safe house dahil hindi natin alam kung ano talaga nangyari doon, kung sino kasama niya, kung sino kasabot niya, ganun ba? Siya lang makakasagot sa mga tanong niyo, Mayor. Uy, ayun si Preeti. Preeti, kamusta si Hector? Hmm? Okay naman na siya, ligtas na. Baka mamaya pwede na siyang makauwi. So, sa mga tuwid, ligtas si Hector? Hmm. Sayang. Ano? Ay, sabi ko, dito ka sa ospital. Dito pinag-aaralan yung mga science sa ospital. Paano? Uwi na kita. Uy! Ay! Uwi. Uwi ka na. I-attend ka na namin. Hmm. Tapa eh, medyo may problema pang konti. Ano yun? Ano ba yun? Nako, yun lang. Green? Dagdag mo na to. Uy, hindi na. Hindi. Oh, ito ako. Na rin, no? Sige na. Sige na. Ano naman kayo? Hindi naman ako nangihingi. Okay lang ako. Hindi na. Sige alam na. Alam ko naman kailangan nyo din yan. Okay na. Hoka, please. Alam ko na makakasahan kayong mga riders, pero kaya't naman. Sige na. Hindi na. Sino ba naman ang magtutulungan kung di tayo mga tagapalangga, di ba? Thank you talaga, pero siguro kaya ko naman na itong mag-isa. Maghanap ako ng kahit anong racket ko. Gagawin ko lahat. Siguro, tsaka ko na lang iisipin yung mga nagawang kasalanan sa akin ni Hector pagkatapos nakalabas na siya. Thank you, ah. Nanako? Ingat ka. Pretty! Yung pera ko. Oh, eto nga.
Galing Panglaso na yan sa kliyente namin sa South Africa. Oras na ininom ng isang tao yan, siguradong atakihin ang puso niya. Mahal! Oh, hi. Nandiyan ka pala. Alam ko naman, pagod ka eh. Kaya ito, tinimplahan na kita ng kape. Salamat, ha? Inumin mo na kagad yan. Ay. Ah. Kumusta ang trabaho? Eto. Nakakapagod. Kasi? Siyempre, marami inisip. Maraming gagawa. Gaya ng? Gaya ng... Tatanda mo yung lalaking sumugod sa safe house. Ayun, gaya nun. Eh, na-hospital arrest yun eh. Gusto daw akong makausap. Ano ba pangalan nun? Nolan Garcia. Anong meron sa kanya? Eh, yun nga. Re-request. Kung pwede daw akong makausap personal, ha? Eh, pakiramdam ko, mukhang meron sasabihin tungkol sa grupo niya. Salamat, nurse. Oh, ikaw na naman. Nandyan ba si Mayor Alfonso? Alam mo, Nolan, binabalaan kita. Kung meron may iniisip na masama na gawin kay Mayor, huwag mo nang tangkain. Dahil ako mismo sasama sa kanya sa pag-uusap ninyo. Chief Ricarte, hindi mo ako kailangan takutin. Sanggano nga ako. Pero hindi ako gago kausap. Katulad ng sinabi ko sa'yo, dalhin mo si Mayor Alfonso sa akin. Tapos ang usapan. Confirm ito ni Sasha. Bukas, pupunta si Alfonso sa ospital dadalawin si Nolan. Wala ba tayong gagawin? Kapag nag-usap itong dalawang ito, sasabihin Nolan lahat ng pangalan natin. Huwag ka mag-alala, Senator. Naayos ko na yan. Sinisiguro ko sa'yo na hindi sila mapanghahabot. Pinaghahandaan mo na ba ang huling misyon mo, ate? Si Black Rider? Bago si Black Rider, kailangan muna akong iligpit. Sino, ate? Isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Senyor. Eh kung nagpapapatay ng sariling tauhan si Senyor, paano ka makakasigurong isusoli ang anak mo matapos ang kontrata mo? Kung ako lang talaga pala umang masusunod, pinatay ko na silang lahat pagkatapos ng ginawa nila sa akin. Pero hawak ni Senyor yung anak ko.
Kaya gagawin ko to para makuha ko ng buhay ang anak ko. Mare, maraming salamat sa pagpapautang mo sa akin, ha? Promise, babayaran ko naman yun eh. Tsaka si Maring Rita, binautang niya rin ako. 2-5, oo. Alam mo, hindi dahil sa inyo, talagang hindi makakalabas ng ospital yung asawa ko. Hulog talaga kayo ng lami. Huwag mo na isipin yun. Kapag nakaluwag-luwag ka, tsaka mo na lang ako bayaran. Alam ko namang hindi ka masamang tao. At tsaka alam ko namang hindi mo tatakasan yung utang mo. At tsaka alam mo rin naman kung saan ako nakatira, di ba? Okay. Kapag hindi mo ako nakita, tsaka feeling mo hindi ako makakapagbayad sa'yo, ipabarangay mo kagad ako. Ako, hindi mangyayari yun. Akin to eh. Kung sa'yo yan, eh ba't nasa sampahin ni Ruby? Ruby? Oo. Ruby? Oo. Yung medyo malaman, yung kulot, yung morena, pero not so very pretty. Oo. Akin yan. Kapit ang asawa ko yung nagtatrabaho sa may bar. Yung pokpok, yung literal pokpok yung asawa ko, yung pinabit. Akin yan. Bakit nasa sampahin ni Ruby? Opo, malay ko, pero tandang-tanda ko na akin yan dahil may butas yun sa may puntilyo dahil nung hindi ako nakapaglaba, nilanggam. Akin yan. Ha? Akin yun. Akin yun. Eh, bakit napunta sa sampahin ni Ruby? Oh, my God! Oh. Joanne, you were born for this dress. I can't... Oh my God, Joanne, wow. Tama siya. You look so beautiful. Bagay na bagay sa iyo yung gown. Opo, mga kaibigan ko talaga kayo, no? Mga bulera. Tama sila. Sobrang ganda mo. Hi, babe. Hi, babe. Paeng, anong ginagawa mo dito? Di ba malas yan? Ha? Bakit? Malas yung alin? Well, hindi kasi pwedeng makita ng groom yung bride na suot niya yung gown niya bago sila ikasal. Ay, so? Papaniwala pa rin kayo sa mga ganyang superstitions? Pasensya na talaga. Hindi ko alam. Gusto ko lang sana ibigay ito. Sige, hintayin na lang ako sa labas pag tapos na kayo. Pasensya na, ha? No, babe. Stay. Ano ka ba? Walang superstitious na makakapigil sa kasal na atin. Tsaka ano ba to? Wala lang. Baka kasi sa sobrang busy ko, hindi ko may paramdam sa'yo na sobrang importante ka sa akin. Thank you. You didn't have to. Halika na yung shoot ko sa'yo para wala ka na talagang taka sa akin. Kasal yung sakal. Ah, biro pa. Grabe naman yan. Perfect. Yan. Now, my outfit's complete. I love it. Love you, babe. I love you too. Ang swerte mo sa future husband mo. Hindi. Ako yung swerte, syempre. Sino sa yung dalawa? Kuya Elias, okay lang po isa pa pong order. Sige, magsasala pa. Sorry po, ang sarap po kasi. Bunjoy. Bunjoy, di ba? Bunjoy. Oh, ayun na itong kay Kuya Miguelito. Yan, oh. Lamansi, oh. Ay, Annabelle, swerte mo, ha? Sold out yung parindal mo, ha? Saan ko ba nakuha ito? Nakas kumain parang driver. Uy! Sa bahay na muna namin siya nanay. Kami na muna mag-aalaga sa kanya. Hindi ako nahanap yung ito kung magulang niya. Alam nyo, mga brother. Okay yan. Swerte yung may bata sa bahay. Blessing yan eh. Kami nga ni Tana hanggang hindi pa rin kayo mabigyan-bigyan ng anak eh. Annabelle, yung sa atin kaya kailan? Umigil ka, buboy. Ikaw pagkukulaan ko. Pagkukulaan? Pagkukulaan ko pa rin. Joy, miss ka na ba? Okay na po ako, Kuya Elias. Tapos na po ako kumain. Sipado ka ba? Halika na. Elias, saan ang punta niyo? May kailangan ako i-deliver tapos
Papasyag at sumunod. Ay, ingat ah. Ingat, ingat. Ingat, tol. Okay. Yes. Yes. May kailangan ko ba yung isa sa napatay sa ipang? Yes. Ba? Lahat ba nung ililigtas mo, aampunan mo? Okay, baka magkaroon kayo ng bahay ampunan ni Aling Alma sa inyo niyan. Kaya rin. Hanggat kaya kong tumulong, hindi ko pagkakain. Sige na, brother. Sa akin. Elias! Tara na po! Hindi ka na. Brother, ingat kayo. Ingat, Elias! Bye, Joy! Kuya, bilisan niyo po yung pagandar, ha? Yung parang na tayong lumilipat. Talaga, Bonjoy. Alam mo namang di pwede yung mga ganun kasi dapat pagka sa kalsada, pantaman lang yung takbo mo para di ka nakakadisgrasya, di ba? Baka ikaw, yari tayo sa mga polis pagka mabilis tayo magpatakbo nyan. Gusto mo yun? Di ba? Sige, hindi ka na. Saan ba gusto kong pumunta? Di ko din po alam eh. Ako na bahala ah. Mayor, may naka-standby ako mga taon sa ospital habang kausap mo si Nolan. Kailangan ba ganyang karami? Baka matakot si Nolan at hindi ako kausapin. Proto ko lang, Mayor, para sa kaligtasan mo. Uy, sandali. Dandahan. Dandahan. Papaano ko na naman yan eh. Ito naman nagmamadali eh. Palit ng damit. Hayop na Omar yan. May baril lang siya. Nakachamba siya. Ay, naku. Alam mo, mukha kasi masyadong matapang. Tsaka pwede, lubayan mo na yung mercy na yan, ha? Ay, baka susunod niyan eh. Salamay na ang punta ko sa'yo. Lika rito, mabis ka. Mercy na yan ang lapit sa akin, ate. Kaya siya pagsabihan mo. Ay nako, basta sinabihan na kita, kaya umayos ka. Oh. Dahan-dahan kasi, oh. Tadpa to. Yeah. Huwag mo na masyadong iangat para hindi nababanat yung sugat mo.
masyadong iangat para hindi nababanat yung sugat mo. Gutom na ako, ate. Yan ba si Pretty? Pretty! Pretty! Munang hanapin. Bakit? Aba eh, alam mo, bilib din talaga ako dyan sa tigas ng loob niyang Pretty na yan, ano? Abay, kahit sinusuka mo na, dikit pa rin ang dikit. O yan, nagpadala ng pera, kaya nakabayad tayo ng bill sa ospital, kaya ka nakalabas. Mabuti naman pala. Pretty, kundita nga, minsan nakakabwisit din. Pero sa totoo lang, malaki talaga natutulong yan sa buhay natin eh. Hindi ko nga alam anong gayuma ang binigay mo dyan sa ilaw mong asawa. Gayuma? Itong kapugian ko lang naman talaga ang dahilan kung bakit ganyan niya. Ha? Yan. Yan, yung kapugian mo. Yan na magpapahamak sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo. Ate, gugutom ako. Pagluto mo na lang ako. O sige na. Huwag ka na magkikilos dyan. Kahit ano ko naman, di ka talaga kumikilos. Hi, Hector. Kamusta ka? Hoy! Ruby! Mercy! Kakilala kayo? Hindi kami magugulo. Tanggap na namin na pinagsabay mo, Ate. Ay. Baden. Ang galing! Bonjoy! Kaya sa'yo kami lumalapit, Madam Sasha. Dahil inuuna pa ng asawa mo yung mga nakatir doon sa lupang pagtatayuan namin ng kondominium. Alam mo, isa lang naman ang tanong dyan. Magkano ba? Eh, ano bang magagawa nyo? Kahit naman ang mga daga, lalayas kapag masusunod ng tirahan nila. Diba? Huwag na huwag mong kakantingin ang pamilya at mga kaibigan ko at matuto ang respeto sa mga babae! Calvin, tignan mo. Sa taas. Meron na kami ni Uno tsaka ni Timothy dyan. At ikaw, sino sa'yo? Source nila para malaman ang bawat kulisan. Mayor, wala ka naman sigurong sinabihan na makikita kay Minolan. Mayor, may sinabihan ka ba? Pakiramdam ko, may nakaalam sa plano namin ni Chief Ricarte. Gusto kong malaman kung sino yun.